sa isang pampublikong sasakyan. Ang tulalang lalaking ito ay walang tigil sa pagtitig sa babaeng sexy sa tabi niya. At dahil hindi nakatiis, itinaas niya ang damit ng babae. Ipinasok rin ang kamay niya sa loob at dahil sa nangyari, agad na lumipat ang asawa nito. Itinayo siya gamit ang isang braso. Hindi pa ito nasasaktan ay nagsimula nang bumula ang bibig nito. Ang mag-asawa ay natakot. Sa pulisya, ang matanda ay hindi nagsasalita. Patuloy ang pagbuhos ng bula sa bibig nito. Ang matandang ito ay may demensya. Malabo nitong matandaan ang maagang pangyayari. Nang kumalma ang kanyang isip, nabanggit niya ang direktor, kapitan at mga guro. At sinabi nito na may mahalaga siyang gagawin. Siya si Mr. Bong. Bata pa talaga siya at dating isang pulis. Hinayaan lang siya magsalita ng mga pulis. Nang matapos na ito, nakatingin siya sa labas sa isang abandonadong tricycle na tila may inaalala. Bata pa siya ay palagi siyang nakasakay sa tricycle para kolektahin ang kanyang anak sa eskwelahan. Si Taiyeng Tu, na ang ama ay isang pulis na lubos niyang ipinagmamalaki at hinahangaan siya ng mga kamag-aral niya. Noong bata pa si Mr. Bong, sa tuwing nagtatrabaho, palaging sumusugod sa unahan kahit na masaktan pa siya, ngunit pinaparangalan din siya. Ngunit ang mas mataas na marka ng anak ay mas matimbang kaysa sa parangal na natatamo niya. Namatay ang asawa niya nang ipinanganak ang anak niyang babae. Siya ang tumatayong ama at ina. Habang lumalaki ang bata, ay mas kailangan nito ang kalinga ng ina. Sa kabilang banda, nakikipagkita si Bong sa iba't ibang babae. Ngunit sa tuwing naririnig nila ang sinasabi niyang may anak siyang babae, ay agad siyang iniiwan ng mga ito at sinisisi na hindi niya agad sinabi. Umuwing bigo si Mr. Bong, nakita ng anak ang anyo ng ama ngunit hindi pangkaraniwang ang kanyang pag-aalala. Nakatitig si Mr. Bong sa salamin, lalong nalungkot ito. Ngunit mayroon siyang naramdaman na kakaiba. Nang buksan niya ang kanilang closet, bumulaga sa harapan niya ang isang lalaki at nagpaliwanag ito na nagpunta siya roon para sa kanilang aralin. Ang matibay na pulis ay natalo ng lalaking ito. Sa lawa ay tinuturuan ng lalaki ang kanyang kasintahan kung paano lumangoy. Nagkukwentuhan, inaalalayan ang babae ngunit napakatapat ng katawan ng lalaki. Nang biglang dumating ang ama, naisa na naman siya ng lalaki. Pilit na nagpaliwanag ang mga ito ngunit pinauwi ng ama ang dalaga. Dali-dali itong umalis at umiiyak at nakatikim ng sampal ang kanyang kasintahan. Nang makauwi si Taiyeng Tu ay nagkulong ito sa kwarto, umiiyak habang itinatali ang lubid. Lumingon ang isang banayag na ama upang suyuin ang kanyang anak na babae. Ngunit nakabigti na si Taiyeng Tu sa kabutihang palad ay nailigtas siya ni Mr. Bong sa tamang oras. Lumipas ang maraming taon ay nagretero na si Mr. Bong. Naging abala rin sa trabaho ang kanyang anak na babae. Minsan, kahit tagsibol, ay wala itong panahon kay Mr. Bong. Nagkita ang mag-ama, ngunit walang tigil ang kanilang pagtatalo sa bus tungkol sa kalusugan nito kung paano magpapakonsulta ng hindi makakasama sa ama. Ayon sa ama, walang kwenta ang pampublikong paniningil ng serbisyo. Patuloy sa pag-argumento ang mag-ama nang makita ni Mr. Bong ang isang magnanakaw na nakaagaw ng kanyang pansin. Agad niya itong nilapitan. Sa mga panahong ito, ang pulis ay halos masaksak ng magnanakaw. Maswerteng may anak siya na nagligtas sa kanya. Matapos na makababa ng bus, ang mag-ama ay nagtalo. Naisigaw ng anak na inakala ng ama ay bata pa siya at inaakala na isa siyang pulis na kaya nagagalit ang ama dahil tingin nito ay kamag-anak niya ang lahat at mapagmalaki ang kanyang ama. Kaya sinabi niya dito, ipagpatuloy lang ang lahat hanggang siya ay mamatay. At kahit anong mangyari, ay wala na siyang pakialam sa kanya. Galit na sinagot siya ng ama na wala siyang dapat ipag-alala sa kamatayan at kalusugan niya. Ang dalaga, totoong hirap din dahil mag-isa siyang nagtatrabaho. Madalas siyang tumatanggap ng pabor sa amo niya. Isang araw, dumating ang asawa nito. Sinaktan at pinahiya siya sa harap ng mga katrabaho. Sa malakas na ulan, ay naglakad sa kalsada si Yeng nang walang tumutulong. Nang makilala niya si Taiyong, sa simula ng taong iyon, ang dalawa ay bumawi sa mga paghinayang ng kanilang nakaraang noong kabataan. Mahigpit na nagyakapan ang dalawa.
Umuwi sila at binisita si Mr. Bong, ngunit ang lahat ay malinaw pa rin niyang naalala ang lalaki ng panahong iyon. Ipinakita niya ang malaking galit niya kay Tai Ong. Sa hapagkainan ay nagtalo muli ang mag-ama. Sinabi ng anak na hindi madali sa lahat na bisitahin ang kanilang ama at tinanong kung ano ang ugaling pinapakita nito, kung paano maging magalang. Ngunit sinagot siya ng kasintahan kung bakit ganun ito magsalita at kung paano siya nakakapagsalita ng masama sa ama. Sinabi rin nito sa ama na huwag hayaang ganun ang gawin sa kanya. Ngunit nagalit ang matanda, tinanong sa kanya kung sino siya para magpatakbo sa lahat. At sinabing huwag isiping hindi siya kilala nito dahil simula ng kabataan nito ay hindi ito nag-aaral ng maayos. Kaya lumaki siyang isang gangster, patuloy sa pag-alipusta sa kanya ang matanda at ipinagtabuyan din siya nito. Nagalit ang anak na babae at saka umalis. Prinotektahan pa rin niya ito. Dala ni Mr. Bong ang kulungan ng ibon habang nasa kalsada, isang lalaki ang may daladalang biyulin na sinusundan siya. Nilapitan at mabagsik siyang inatake. Yung pala ay ang magdanakaw sa bus at tagiganti kay Mr. Bong. Tumatakbong dumating si Yeng sa ospital at inabutan gising na si Mr. Bong, ngunit wala itong maalala. Sinabi ng doktor na nagkaroon ito ng pinsala sa pag-iisip at nawala lahat ng alaala nito. Tulad ng demensya, ito ay seryosong sakit. Ngunit hindi niya namamalayan na may malaki pa rin siyang galit kay Tai Ong. Pinagsabay ni Yeng ang trabaho at pag-aalaga sa ama. Araw-araw ay tinuturuan niya ang ama ng mga bagay-bagay. Katulad noong tinuturuan pa siya ng ama. Minsan ay sumama si Tai Ong sa kanya, ngunit lagi itong itinataboy ni Mr. Bong. Sa huli ay napagpasyahan ni Yeng na magpakasal kay Tai Ong. Kahit na walang malay ang ama, pero sinabi pa rin niya ang tungkol dito sa ama. Ang kasal ay naging abala. Dalawang tao ang naging masaya. Ngunit sa kaligitnaan na ang seremonya ng kasal, sinabayan ito ng dagundong ng isang motorsiklo. Si Mr. Bong, tulad ng siya ay bata pa, suot ang uniforme sakay ng tricycle patungo sa kasal. Niloko niya ang nurse, tinakasan niya ang hospital kahit hindi niya alam ang gagawin at pakiramdam niya na mayroon siyang kailangan gawin. Sa loob ng bus, dahil sa kanyang sakit ay nagkaroon ng kaguluhan. Nakatingin siya sa may bintana ng pulisya, nakita ang lumang tricycle at naalala niya ang anak kaya nagmamadaling pumunta siya sa kasal nito. Dahil kailangan hawakan ng ama ang kamay ng ikakasal upang iabot ito sa lalaki. At naglakad silang dalawa sa pasilyo. Ngayon ay naunawaan niya na hindi madali sa isang ama na gawin ito. Sa bawat pag-alis niya ay nagkukunwari itong kalma. Nakangiti siya at sinasabing umuwi na, ngunit sa tuwing pagtalikod nito ay puno ng luha ang kanyang mga mata. Hawak niya ang mainit na kamay ng ama, ngunit ngayon ang ama ay wala na sa tabi niya. Hiling sa hangin na bigyan ng mabuting kalusugan at kapayapaan. Dinaanan nila ang lalaki at hindi tumigil sa tapat nito. Dahan-dahan lumingon si Mr. Bong, hawak ang kamay ng anak nang nakangiti at sinabi na mag-antay hanggang matapos ang pag-aaral at darating siya para sunduin ito. Hiling niya na pabagalin ang oras upang hindi tumanda ang ama at handa siyang ibigay ang lahat upang mabuhay ng matagal ang kanyang ama. At hiniling niya na tanggapin ang munti niyang pasasalamat. Nagpapasalamat sa lahat ng kabutihang nagawa ng kanyang ama na laging ginagawa ang lahat upang maipakita ang lahat ng kanyang makakaya. Sana nagustuhan nyo ang pagbigay kulay sa pelikulang ito. Ako po si Sean Breeze. Hanggang sa muli.